Hi, ako si Jairo Bulyedo at kayo'y nakatutok sa Rappler Talk. Para sa edisyon na ito ng Rappler Talk, makakasama natin ang dating commissioner ng COMELEC na si Rowena Guanzon. Welcome to Rappler Talk, ma'am. Salamat sa Rappler Talk. Opo. Ma'am, first things first, itong 2024 ay nag-start, parang masasabi natin na it did not start off good for you because meron tayong graft case na nilabas yung ombudsman resolution. Ano pong tungkol saan ba itong graft case na ito at bakit siya dapat natin pag-usapan ngayon, especially in the context of your decision or yung voto niyo po doon sa disqualification case dati ni Marcos noong 2022? Tungkol saan po ba ito? Clarify na kakaibang graft case ito kasi hindi po ito pag nanakaw ng pera. Baka naman isipin ng iba, ako'y nagnakaw ng pera, hindi po. 25 years po ako sa gobyerno, nagsilbi po akong tapat. Kahit na nasa UP College of Law, nagturo pa rin ako ng 6 years, which is a state university. Ang ano ko lang po, kailangan klaruhin lang na kakaiba namang graft case ito. In fact, walang jurisprudence dito. Kaya magandang laban din po ito. Kasi ang palagay ko, ang pakay nila, takutin nila ako Diba? Opo. Kasi siyempre, hindi nila ako makakasuhan nung ako'y COMELEC commissioner. Inintay nila ako mag-retire. Siyempre, alam nyo naman si Topacio, siyempre, siya ay, he supported the BBM administration, di po ba? Yeah. So, ang kaso pong ito, ang ibang counts, mga apat na counts, na under the revised penal code, na yun ay totoong graft na may dapat may binenta kang desisyon doon o confidential information para sa pera o kaya ay personal interest mo, na-dismiss po yun ng ombudsman. Salamat po sa ombudsman. Kaya marami pong na-dismiss pero may dalawang counts na ako daw po ay nagsawalat ng confidential at valuable information sa public na sa proceedings ng habang sa proceedings ng COMELEC. Ito po yung disqualification case ni then candidate Bongbong Marcos na sinabi ko po sa interview dito sa Rappler Talk kasi itong pahamak itong si paterno ng Rappler Talk Sabi ko, kaya naman ako po coming out in the media para as a matter of duty and public interest po nakasalalay dahil may mga politiko o may politiko na nag-intervene dyan sa COMELEC sa isang commissioner kung kaya dinidelay niya ang kanyang ponensya o yung siyang tagasulat ng paunang desisyon ponensya para hindi po ako makaboto dahil alam na niya. Siyempre, kung commissioner siya, kung ano ang boto ko. Kaya tinanong ako, ano bang boto mo? Sabi ko, disqualification. Pero, ililina ko lang po. Wala pa po kaming butuhan. Wala pa pong proceedings doon. Kasi nga, ako ang chain on division. Kailangan mag-submit muna siya ng ponensya niya. Saka kami mag-meeting. O Zoom meeting man. Para kami mag-deliberation. So, walang deliberation dahil walang ponensya. Kung walang deliberation, wala namang butuhan. Kaya sinasabi nila, nilabas ko yung boto ko. Hindi ko po, wala pong boto kasi pwede namang magpalit ng boto sa deliberation pagkatapos ng deliberation. Nangyari na po rin sa akin ilang beses na nagpalit ako ng boto dahil na-convince naman ako nung nabasa ko yung mga sinulat ng ibang commissioner. Kaya wala po pong butuhan. Wala pong confidential information dahil wala naman pong deliberations doon. Ang sinasabi ho nila, bakit ko daw sinabi ang pangalan ng ponente? Pambira naman kayo. Para naman tayong ganyan-ganyan dyan kung hindi natin sasabihin ang pangalan yung pangalan ng ponente sa COMELEC, hindi naman yan secret. That's a secret that everybody knows. Kasi pag nagrapo ng kaso, nilalagay nga kung anong division niya naka-assign di, guess na lang sila sino sa aming tatlo. Pambira. Anong secret doon? Yeah. Saka, binenta ko ba yon? Yung information na yan, na siya ang ponente?
sinabi ko na sa oponente dahil sinasabi ko sa publiko na sinabi ko siya ay nai-influensya ng isang politiko at kailangan malaman ng madlang Pilipino para naging accountable siya. Hindi po ba? Eh kung hindi ko naman ho sasabihin yun. Eh ano naman ang context ng pagsabi ko sa publiko na mayroong political interference dito to favor BBM? Hindi po ako. Yeah. Ang nag-inawa to para to favor a litigan, siya po ang sinasabi ko na she was favoring BBM by delaying her ponential dahil na-influensya siya ng isang powerful na politiko. Yeah. Yun po ang context ng pagpa-interview ko. Yeah. In relation to that, ma'am, nabanggit niyo na rin naman kanina, pero ang nag-file kasi ng complaint na ito ay si Ferdinand Topacio, isa sa mga strongest ally ni former President Duterte and another person. What came to your mind when you heard about the complaint? BBM din siya. At kaya niya, isa pang dahilan ba't niya pinail ito? Dahil revenge niya sa akin. Dahil akusado ko siya ng cyber unjust fixation dun sa Bacolod, sa RTC Bacolod, siya po ay nasasakdal ngayon. Kaya revenge niya ito sa akin. Pambirang tao. Pero alam niyo naman kung saan siya nanggagaling. Opo. Isa sa mga sinabi ng ombudsman, ma'am, dun sa resolution nila, yung dalawang SE rules na nagsasabi na lahat ng mga counting, mga voting daw po ay covered nung parang confidential information na makakonsider ng Supreme Court. Ano pong reply niyo dun sa counter-affidavit niyo, ma'am? Ay, sarili po. Ang counter-affidavit ko po, yung MR, hindi ko kayo pwedeng bigyan. Kasi wala pa akong permisos doon sa ano. Pero alam ko, ito sasabihin ko, sinabi ko na to sa counter-affidavit ko. Wala nga pong confidential information doon. Kasi wala namang butuhan at walang internal deliberations. At may sarili po kaming rules sa NBank, dyan sa COMELEC. Hindi naman po lahat ng ruling sa COMELEC, sa Supreme Court, sa internal nila, ay applicable din sa amin. Kailangan naman po ay may sarili kaming rules at may sarili akong policy na binayulate. Pambira naman, criminal case ito eh. Hindi naman pwedeng haka-haka, interpret sila. Eh, criminal case ito. There has to be an element of the crime. Element of the crime, hindi ito. Uy, criminal case ito ha. Huwag yung guessing game kayo dyan. Interpret kayo ng sarili nyo. Magkanap kayo ng jurisprudence. Nasa na valuable information? Anong ibig sabihin ng valuable information? Information that has value. Value. Ibig sabihin, meron siyang valor o monetary na ano, bigat o halaga, di ba? Kaya nga, graft eh. Pero ba't, kaya nga graft and corruption eh. Ang law and intent is to prevent, to punish. Yung pagnanako sa gobyerno o di ba? Pagpe-prejudice ng gobyerno. Ano ang valuable information? Walang valuable information doon. Yes, ma'am. Kasi wala namang butuhan pa. Wala namang internal deliberations pa. Kung baga, inaway ko lang sa publiko yung isang commissioner at sinasabi ko, ako ang chair sa division, dinidelay mo. Napaka-insulto naman yan sa akin. Ilabas mo na kung ano man yan. Ano man yan, whatever it is, your decision, just release it so that I can vote and the other commissioner can vote. In fact, in Rambler Talk, I said that in Tagalog. Sana naman po ilabas na ng ponente ang kanyang ponensya para makaboto na kaming dalawa ng isa pang commissioner. So, ibig sabihin, hindi pa kami nakaboto. Yes, ma'am. Yung isa din sa mga... There must be an element of the crime that's violated or probably violated. Saan ang element of the crime doon na valuable information? Value. Yes, ma'am. One of the things that you also contested in the complaint is the jurisdiction of the complaint. Because you also mentioned there that the act in question happened during your term as a COMELEC officer, whereas the complaint was filed in the ombudsman. Oh, dapat noon niya ako pinailan. Eh ngayon, private citizen ako eh. Diba? Eh,
public citizen ako eh. Bakit ombudsman ang naghuhusga sa akin? In a criminal case? Yes, ma'am. Kaya, abot po kami ng Supreme Court dito. Awa lang ng Diyos na ako'y malakas ang katawan po. Sana wala akong ma-miss na deadline. By the way, kahapon ko lang pala na-receive doon sa aking address dito sa Metro Manila yung resolution. Advance po kasi yung pag-file ko ng motion for recon dahil napadala nila sa isang abogado na abogado ko sa ibang kaso, hindi dito. So, dapat po ang counting ng aking 5 days to file a motion for recon, kahapon. Pero nag-file na po ako para nakapag-file po ako ng supplemental bago po mag-January 20. Yes, ma'am. I understand we cannot divulge the information doon sa MR, but what would be the difference between the motion for reconsideration that you filed earlier and the supplemental motion for reconsideration? Additional facts, additional explanation? Additional facts, jurisprudence, and additional facts. Kasi ang motion for recon is begging the ombudsman to please review the, kasi baka nagkamali lang sila sa appreciation of the facts and the law. Yun po ang halaga ng motion for recon. Kaya, eh noon, pabilisan lang, di po ba? Kararating ko lang po nga abroad noon eh. May sakit pa ako. Kaya, pabilisan lang yun para talagang ma-meet ko yung deadline kahit hindi ko pa na-receive yung copy. O ngayon, na-receive ko na. I have 5 days. Ngayon, yung sinasabi natin, anong wala doon na dadagdagan ko? Yun na nga po, idadagdag ko po yung valuable, asan yung valuable information doon? Saan ang confidential information? Nasaan ang graph doon? Pambira naman po. Criminal po ito na kaso. Huwag naman po yung para na lang para bang ano, napaka ano lang, haphazard lang. Wala ngang sinight na jurisprudence eh. With due respect. Matatalino naman ang mga abogado sa ombudsman. Ang iningi ko lang po sa kay Justice Ombudsman, ibigyan naman po ako, give me fairness. Mag-assign naman po ng bagong mga abogado na medyo senior sa mga nag-issue ng resolution bago naman po sa mata nila at sa isip nila, fresh look at this case and my arguments and my evidence. At saka ako may sana po medyo senior para meron pong experience, merong stock knowledge po, ano? Kasi yung nag-approve nitong resolution eh, yung Deputy Ombudsman for Military. Ano ba yun? Yeah, it, as OIC po, ma'am. Ma'am, may expert na OIC. As OIC. Si UP College of Law Lecturer, Attorney Oliver Xavier Reyes, sabi niya po sa interview hindi ko kilala with Rappler na... Bata. Yes bata po. Bata ba yan? Parang bata pa po siya. Leading case daw po itong sa inyo. Not necessarily a test case yet because it has yet to, you know, reach the Sandigan Bayan. Kaya ako, lagi ako, I look at the positive side. Kasi yung buhay ko naman, hindi madali, di ba? Kita niya naman ang buhay ko, napaka, ano, exciting lagi. Laging may, ano, laban, di ba? God did not promise me an easy life. Di ba? God promised me that God will prepare me to fight for justice. Yun naman ang positive ko dito na take sa kasong ito kasi wala nga jurisprudence. It's going to be a landmark case. Makakatulong po ito sa ating mga lumalaban sa ano para sa truth and justice. Yeah. At that's the point actually din po ni Professor Reyes. Ngayon po we're down to our last few questions po. People are really, you know, curious about this. What do you think, ma'am, is the motivation behind this complaints and the, you know, the decision of ombudsman and all in your personal point of view? I told you that this is a revenge of Ferdinand Topacio because he is now accused of cyber unjust fixation in Bacolod eh, for making fun of me in the internet and embarrassing me, humiliating me, repeatedly calling me sick with dementia, etc. You know, na hindi ko na kinaya. Because as you know, my mother was bedridden and died with dementia. Yan naman, yan magpapatayan, makipagpatayan talaga ako dyan pag ang pinakamamahal ko na ina na ang involved. Kaya nasaktan ko talaga ako doon, kaya ako naghabla.
Ngayon, revenge niya ito, maliban sa, eh, BBM naman siya. Tsaka, lagi naman siya kasabot ni Duterte, di ba? Ni Duterte Youth, Cardema. Opo. Eh, di ba, remember, si Cardema ang nag-file sa akin ng petition sa Supreme Court para hindi ako makaupo. Kahit na 391,000 po ang boto ng P3PWD party list, pinoto nyo, pero hindi pinaupo ng speaker, si Attorney Rowena Guanzon, dahil nag-file sila ng kaso sa si Cardema sa Supreme Court. Kung saan, ang issue ay parehas lang din naman eh. Kagaya ng asawa niya. Valid ba yung substitution ng asawa niya noon? Eh, ginawa rin naman nila yun after the election na. Tapos may Supreme Court decision na na tama ang COMELEC. O, eh, ba't nyo pa ako pinailan? Para lang talaga malicious lang? Para talaga pahirapan lang ako? Eh, magtutuos po tayo. May panahon po para sa lahat na ito. Yeah. Ma'am, isa rin sa mga observation na nakita natin, at the height of the Marcos case in 2022, there are a lot of people behind your back talagang pushing you to go full throttle against the Marcos disqualification case. And now, some of those supporters seem to be silent about your graft case. What do you think of this, ma'am? Hindi ko alam kung sino sila. Pero ito lang na-notice ko, ah. Hindi naman sa ano, no? Walang mali siya ito. Sinasabi ko lang, ah. Nasaan na yung mga party list dyan na nag-Lenny? Na nakakuha ng boto sa mga kampik dahil nag-Lenny sila? Nasaan na sila? Sasalita ba sila kontra sa mga hasalungat sa Truth and Justice sa administration na ito? Magsalita naman kayo. Kaya nga kayo binoto ng tao eh. Dahil akala nila tatayo kayo for Truth and Justice. Ito confidential funds lang ito. Quiet kayo. Budget na, ano ba, itong klaseng budget na ito. Ang PWD, walang budget. Eh, walang ang committee dyan na permanent sa House of Reps ang PWD. Ex, ano yan? De facto lang yan eh. Eh, ibig sabihin, nasaan na yung mga promises ng administration ng BBM? Kahit na hindi mo sabihin na kasi kaibang kulay tayo, hindi na yun. As representatives of the people, of their party list, kasi wala nang tumatayo. Walang kumukontra. Bakit po? Baka natatakot po sila, mawalan sila ng ano, funds. Eh, hindi naman dapat ganun ang pala ano, ng House of Reps. Hindi naman dapat ko ganun. Kaya ang appeal ko rin po sa mga tao, mamili po kayo ng party list sa 2025 na talagang tatayo will stand for your rights as to stand for issues labor, employment, economics, debts, servicing, Maharlika Pond, corruption, smuggling. Grabe naman. Hindi kayo magsasalita. Smuggling sa sibuyas, smuggling sa asukal, smuggling sa... Ngayon, smuggling pati itlog. Yeah. It's very disappointing. Opo. Bilang last question lang po natin, ma'am. Siyempre, meron pa rin po kayo supporters out there. Talagang inaabangan nila what's next for Commissioner Guanzon after all this politically. Ano po bang mga plano nyo po in the next future, especially that the 2025 is approaching and at the same time, you're still yet to, you know, fill in the seat of the party list that you won last elections. What's next for Guanzon po? Every day, I go out there and I let people know that P3PWD is your sectoral organization. Kung ikaw ay may kapansanan, may mga malubhang sakit like cancer, lupus, HIV, at ikaw ay senior citizen. Sana po, yung sektor na yan ay pumanig sa amin sa election sa 2025 sa P3PWD. Araw-araw, nagmumol ako. Halos araw-araw, kahit wala akong binibili. Mga tao, nagpapapicture sa akin. Kinakausap ako. That's part of our campaigning to inform the people kung ano ang P3PWD party list at sino si Attorney Rowena Guanzon na sinabi nila ngayon, ay may grab case. kaya po, very active ako sa social media. And every day I pray that God will give me the strength and the wisdom to fight evil. Yan lang. Yeah. Kasi wala na yung parents ko eh. Wala na akong hihingan ng counsel, no? So, wisdom. Iniisip ko na lang at how would my parents have advised me in this case? And I can hear them saying,
fight for justice. Yeah. For others and for yourself. Yeah. Thank you so much. Mga kaibigan, talaga po yung ang buhay ni Attorney Rowena Guanzon ay para sa ibang tao, hindi daw peaceful. Masarap naman po tulog ko gabi-gabi dahil hindi po ako nagnakaw sa gobyerno. Thank you so much. Salamat po. Salamat po. Thank you for your time. Po, ng P3PWD party list. Thank you so much, ma'am, for your time. Yung graft case ni Commissioner Guanzon is not about the usual graft case that involves money or questionable transactions, but about her vote in the disqualification case of then-presidential candidate Marcos. At ngayon, hinintay natin dito sa case na ito yung kanyang supplemental motion for reconsideration at patuloy pa rin na magde-decision dito ang ombudsman at titingnan natin kung aakyat pa ito sa Sandigan Bayan because the case is still pending. Maraming salamat po sa pagtutok sa Rappler Talk. Muli, ako po si Jairo Bolieto. Thank you for watching.